May nag-send sa akin ng ano eh. Nang link pero di ko na pinanood dahil doon pa lang nakita ako na doon sa caption. Ito si Young Apro. Ngawa na ngawa. Bakit hindi mo ipaliwanag na burout kang putang ina ka? Masyado kang feeling ano. Feeling napakabuting tao. Huwag na magsasyabu, ha? Kasi unang-una, ang hirap ng ano eh, ang hirap ng masyadong mapagmalinis. Yan yung mga kinakalabit talaga eh. Yan yung mga kinakarma. Alam mo, masyado kang ano eh, yung masyado kang tawag dito. Masyado kang madada. Tangina na ito, kala mo naman kung sino talaga ang putangina. Ikaw, huwag ka na magpiling mayaman. Dahil unang-una, nag-i-stay ka lang dyan naman sa mga kaibigan mo. Ha, huwag ka na makiki-wifi. masyado kang feeling rich. Hindi porket nakupo ka sa supay, kala mo sa'yo na yan. Tangina, napakasupot mo talagang hayop ka. Hindi ka pa naman sikat na ano, kala mo kung sino ka na. Totoo naman, di ba? Hindi na makatatitirahin kung hindi mo ako pinagtititira. Rape ka ng rape, manyakis, mule-mules, tsa. Pero hindi mo naman kayang patunayan, putang ina ka. Ha? Pareho kayo ng boss mo. Yung mahabang baba. Masyado kayong epal, nag-iiyakan kayo. Samantalang hindi ko naman kayo dinadamay dito. Epal kayo ng epal, wala naman ako binanggit na pangalan. Bakit iyak kayo ng iyak? Anak ng putya naman. Napakahihina nun yung nilalang. Alam mo, kahit anong gawin mo, hanggang dyan ka na lang. Hindi ka nasisikat, hindi ka rin magkakapera sa kaagaguan mo. Upal ka. Tanda-tanda mo na yang pa yung pangalan mo. Huwag ka pang ano, titing makapal yung bulbul. Yung ginawang bulbul yung buhok. Alam mo, tangina ninyo, pag ako nagsasalita, lahat kayo nag-iiyakan. Apektado kayo. Tulong-tulong pa kayo ng mga grupo nyo. Pepos, yung isa naman magpupos, itirahin ako. Yung isa naman, may message ako. Yung isa naman, nakikiepal ng tahimik pero nangungupal din. Di ba para kayong mga, no? Para kayong mga, hindi ko maintindihan kung ano yung grupo nyo eh. Masyado kayong ano, nakikisawsaw. Ano ba kayo, tuta, sunod-sunuran sa amo? Tangina naman, ang tatandaan nyo na wala pa rin kayong sariling pag-iisip. Nadidiktahan pa din kayo ng mga binodiyos nyo. At sino ba yan? Pinapakain ba kayo yan? Kaya ba kayong bigyan ng gold bar niyan? Ewan ko sa inyo, masyado kayong mga kala nyo kung sino kayo. Kala nyo, napakalilinis yung tao. Tanginan nyo. Kala nyo naman, napaka yung feeling, ano, alam mo yung mga anak ng santo. Yung feeling na kala mo kung sino. Ako hindi ako apektado sa lahat ng mga pinaggagawa nyo. Sumasagot lang ako dahil gusto ko lang malaman nyo na hindi ako umuurong sa kahit anong pinagsasasabi nyo dahil tangina ninyo, hindi ako natatakot mamatay dahil kahit ang dami nyo ng banta sa akin, may baril, babarilin ako. Gawin nyo! Kayo lang naman mga suspecha ko dyan eh. Lahat kayo dyan. Lahat na nakaaway ko, bakit hindi kayo suspecha? Gago. Pag namatay ako, may batas, makukulong din naman kayo. Kahit di ko na kayo demanda. Ganun lang mga simple buhay. Ba't ako matatakot mamatay? Eh, papatayin nyo ako eh. Okay lang. Wala namang problema dyan. Unang-una eh, may karma yan. At may batas para dyan. Tangina, kahit sinong milyonaryo, putangina, pagkalaban ng gobyerno, nakukulong. Kaya huwag na kayo magbanta. Kung ano nyo, gawin nyo na lang, putangina ninyo, masyado na kayo nakakabwisit. Inangina ninyo. Alam naman namin kung sino babalikan dyan. Alam na yan. Nakadetalyado na lahat dyan. Alam na namin yan kung sino yung mga kasuputan nyo, kaano nyo. Huwag na kayong magtago sa mga fake account. Puro kayo pagbabanta, pati sa mga comment. Alam na namin yan. Ako, tangina, haharap sa lahat ng tao. Unang-una, wala akong atraso sa inyo. Pangalawa, wala akong atraso sa mga kaputang inahan ninyong lahat. At sa mga grupo nyo, wala akong atraso dyan. Tangina, dun sa issue ko, hindi na kayo nagsawa, paulit-ulit na lang. Putanginang yan. Ilang taon na yan, mag-aapat na taon na yan, di pa kayo makamove on mga putang ina nyo. Kung talagang ginawa ko yan, matagal na ako nakakulong.
hindi ako nakalaya. Eh bakit nandito ako? Kasi masyado kayo, ako sana hindi naman totoo. Kalma lang ako, pucha, pero pinapasa Diyos ko na lang lahat kayo. Hindi naman ang kapwa-tao natin o judge ang maghuhusga sa atin. May Panginoon. Alam ng Panginoon kung ano mga ginagawa natin. Alam din ng Panginoon kung ano totoo dyan sa isyo ko. Kung nagkasala kung sino man dyan mga putang ina niyan, di ba? Alam niya yan. Pero hindi ko maintindihan kung bakit sobrang dami hanggang ngayon nakikisaw-saw pa kayo. Gagawa pa kayo ng fake account para tustahin ako. Bakit? Bakit? Sino ba kayo na makapagdikta? Napigilan ako sa ginagawa ko. Bakit pag nare-reel to kayo, nasasaktan kayo? Bakit pag sinabi ko yung totoo, masakit sa inyo? Bakit pag kayo nagsasalita sa akin, tuwan-tuwa kayo? Hindi ko maintindihan kung bakit ganyan kayo. Sa inyo lang gagaling yung mga salita na yan, masyadong hindi kayo patas. Huwag na kayo magbanta na magbanta. Alam ko naman kung sino kayo. At alam namin yan. Nalolocate namin yan, pero okay lang. Go! Walang problema. Walang problema dyan. Alam ko kung sino kayo. Alam ko kayo kung sino lahat kayo. At nalalaman namin yan. Pero okay lang. Kayang-kaya ko yan. Okay na. Tatandaan nyo guys. Kayong mga haters ko, kayo kayo rin naman yan, yung mga nagtatago sa fake account. Unang-una, yung isa doon sa Monday Coops, sila-sila rin yan. Kayo-kayo din yung mga grupo nyo, mga bugok. Kayo-kayo rin yan. Kaya, hindi naman ako nagtataka. Dahil unang-una sa lahat, style nyo naman talaga yan . Style nyo yan na magpanggap, magtago sa fake account, magbabanta. Nagbabanta na nga kayo sa mga kilala namin kayo. At alam namin kung saan nyo ginagawa yung mga Facebook nyo. Kaya, okay lang, hintay lang. Dahil, may para dyan. Kaya sa lahat ng mga haters ko, mag-enjoy kayo. Pagmumurahin nyo ako. Sabihin nyo ako ng rape ako. Sabihin nyo lahat, pupal, idamay nyo na ako. Sinong idamay? Diyan kayo masaya . Diyan kayo masaya, diyan kayo nagiging, kumbaga, diyan nagiging masaya yung kaluluwa nyo, diyan kayo nagkakaroon ng peace of mind, diyan kayo nagiging tawag dito, diyan kayo nabubuhay, diyan kayo nabubusog, diyan kayo humihinga, basta diyan lahat, kasi hindi kayo... Dahil mamamatay pala kayo kung hindi nyo gagawin yan. Kaya araw-araw nyong gawin yan, araw-araw nyong sabihin yan, magiging successful kayo. Lalo ka na babalo, masyado kang feeling napakalinis na tao, napakabuting tao. Para kang anak na anghel, sa sobrang bait mo, sana pagawan ka na ng rebulto. At i-award ka na sa Guinness Book of Record na pinakamabuting tao sa Pilipinas at magandang impluensya sa mamamayan. Tinalo mo pa yung mga artista, tinalo mo pa yung presidente, tinalo mo pa sa lahat sa kabutihan mo. Kaya pagpalain ka pa, dahil napakabuti mo, babalo. Ha? At sa lahat ng mga tumitira sa akin, pagpalain kayo, kasi alam ko naman na kayo-kayo lang din naman yung mga fake account. O kasi alam nyo naman nakakasuhan ko kayo, kaya nagtatago na kayo dyan. Okay lang yan, magtago lang kayo. Nalolocate naman kayo . Sige lang, magbanta lang kayo, gawin nyo gusto nyo. Open sa akin. Pero tatandaan nyo, may Diyos tayo. Bahala na ang Diyos sa inyo. Dito matapang kayo, dito siga kayo. Sige lang, gawin nyo gusto nyo. Pero ang masasabi ko lang sa inyo, hindi magtatagumpay ang masama. Tangina, kung inaakala nyong masama ako, patunayan nyo. Patunayan nyo yan. Bakit? Hindi ba ako pwede magsalita ng agin sa inyo? Kasi kayo naman unang nangungupal . Hindi ko naman kayo talaga kinungupal . Kayo lang talaga . Tinira nyo ako ng tinira sa sinasabi nyong rape na yan. Tangina, yung wala pa yan. Wala naman akong ginagawa sa inyo. Yung pumasok niyan, tangina, hindi nyo man lang inalam yung storya. Masyado kayong akala nyo... Napakaano yung mga tao. Ewan.
Basta bahala na. Bahala na ang Diyos sa inyo. Pagdadasal ko na lang kayo na maging mabuting tao kayo. Kahit hindi ako maging mabuti para sa inyo. Yan lang masasabi ko sa inyo. Wala na ako masasabi pa. Napakabubuti nyo. Sir, saludo po sa inyo. Napakabuti nyo po lahat. Lahat kayo, saludo ko.